mo? Ilang presentation mo per week? Ilang presentation mo per month? Kailangan naka-goal set yun. Hindi lang pwede pag feel mo, lumabas, saka mo gusto mong lumabas. Ang tanong ko, paano kung di mo feel? May mga iba, ayaw lumabas kasi mainit daw araw, kaka-SPF 40 lang. Pag umulan naman, ayaw lumabas, baka mabasa daw sila, baka dumami sila. Lahi ng gremlins. They always find excuses. Next question. Do you believe that goal is very important in a person's life? Yes or no? Yes. It's an ingredient for success. Yes or no? Yes. The question is, if goals are very important, how come people do not set it? Now, allow me to tell you the reasons why people do not set goals. Number one, because they do not know how. Ignorance. They don't know any better. Ika nga eh, may narinig ka naman dito? Sa sipag, sa tiyaga. Basta masipag lang ako, matyaga lang ako, darating panahon niya yaman ako. Narinig na yun? Yes or no? Tanong mo kayo, yung nagbebenta ng balot sa lababa, or let's say, yung naghukay sa kalsada, mahirap ang trabaho? Yes or no? Yung may-ari ng kumpanya, or let's say, executive na pumipirma sa loob ng opisina, ano mas mahirap ang trabaho? Yung sa ditch digger o yung pumipirma? Ditch digger. Sino mas malaki kita? Yung pumipirma o yung ditch digger? Pumipirma. Kasi alam mo, kahit na masipag ka, matyaga ka, pero kung wala kang diskarte at wala kang alam, walang mangyayari. Dapat masipag ka, matyaga ka, at meron kang dapat alam. Agree? Yes. Kaya minsan nakakalungkot eh. People wants to become rich in this business. Pero ayaw matuto. I-invite mo sa seminar. Ang sasabihin, ay, alam ko na yan. Alam ko na yan. Tama. Ba't ko pa ako tuturuan? Okay. Well, let me tell you this. Tanungin kita. Noong nag-aaral ka sa high school, sa college, tinuruan ka ba ng eskwelahan kung paano mag-handle ng criticism? Tinuruan ka ba ng eskwelahan kung paano i-handle pag ikaw ay na-injan? Diba? Nakipag-set ng point ng prospect mo, alas dos. Alas dos ng tanghali, nandun ka. Hanggang madaling araw, wala pa. Tinuruan ka ba ng kumpanya kung paano i-handle pag na-reject ka? Yes. Ng kumpanya, pero na eskwela, tinuruan ka ba? Yes. Hindi. Kaya, you know what? Lahat ng nalaman natin, natutunan natin sa eskwela, hindi natin pwede dalhin dito. Lahat ng natutunan natin sa binegosyo, hindi natin pwede dalhin dito. That's the reason why you have to learn before you earn. Gusto mong yumaman pero ayaw mo mag-aral. Ganon din, people do not want to set goals because they're ignorant. You want to become rich, yes or no? Yes! Always remember this. Everybody say this, knowledge is money. Everybody say this. Knowledge is money. And money is knowledge. Money is knowledge. You want to become rich, you need to have what? Knowledge. A lot of people always complain. They don't have money to start a business. Wala akong pera. Wala akong pera. Mag-start ng business. Let me tell you this. Everybody look up here and look down here. Money never creates money. Ang pera, hindi gumagawa ng pera. Ilang kakilala niyo retirees na talagang nakapagkuha ng, let's say, retirement fund, ilang milyon. Hindi niya alam po anong gagawin, dahan-dahan tinipid, nung natapos sa kanyang buhay, naubos. May mga iba, may pera, ininvest sa negosyo, hindi alam po anong gagawin, nalugi. May pera, tama o mali? You know why? Let me tell you the truth. Money never creates money. You want to know what creates money? Yes or no? Yes. Convince me, do you want to know what really creates money? Yes! Knowledge creates money. Once you have knowledge, knowledge will give you ideas. Everybody say ideas. Ideas. Ideas create money. Even though you have all the money in the world, but if you don't have a good idea, your money is worthless. Even though you don't have money in this world, but you have a great idea, money will come. If you're not convinced, why don't you ask Injak, the owner of Mang Inasal? He started a business idea
He's from Rohan City. Gusto niya magtayo ng restaurant, mura, masarap, mabilis na service na manok. Pero ayaw niya prito, gusto niya grilled. Wala siyang kaalam-alam kung paano magluto, pero siya meron siyang business idea. Ano ginawa niya? Bumili siya ng isang chicken recipe from a cook for the price of 20,000 pesos. Started a hole-in-wall operation. Dumami ang parokyano, dumami ang parokyano. Kailangan niya mag-expand, then kailangan niya mag-aral ng franchising. Nung nag-aral siya ng franchising, then he realized in order for him to move into a spot, he needs to pay surveyor. And in order for him to pay surveyor, he needs a lot of money. So what basically he did, he thought of another idea. Anong idea niya? Ito yung idea niya. Kung nasaan si Jollibee, tatabi ako. Bakit? Sa loob-loob niya, bago magtayo si Jollibee ng pwesto, nagbayad muna ng surveyor yan. Pag binayaran ng Jollibee, ba't ko papabayaran? Tatabi na lang ako. Tama. Kaya kung napansin niyo, kung nasaan si Jollibee, nakatabi siya. But wait, there's more. Nag-offer siya ng unlimited rice. Kailan? Noong panahon ng rice crisis. Tama. Lahat nagpapanik na walang bigas. Sige, dito kayo kumain. Pumatok ba? Yes or no? Yes. And dahil dyan, naapekto na ang konti ng sales at Jollibee. Lumilipat na yung mga parokyano, kaya napilitan sila maglabas ng chicken barbecue. Tama? Natikman yun, ha? Yes. Masarap ba? Yes. Kayo nagsabi nun, hindi ako. May company policy ang Jollibee. Kung may competitor, if you cannot beat them, buy them. In the year 2010, Jollibee Food Corporation acquired 70% ownership of Mang Inasal to a tune of 3 billion pesos. It all started because he has what? Really? Money? Because he had that what? Idea. If you're not convinced, why don't you ask my best friend? His name is Mark Zuckerberg.